Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Ito ang sinasabi ng Panginoon, kahabag-habag ang lungsod na itong Suwail at punong-puno ng karumihan at pang-aapi. Wala siyang pakikinig sa Panginoon at hindi tumatanggap ng kanyang payo. Hindi siya nagtitiwala sa Panginoon ni lumalapit man upang pasaklolo. Oo, sa panahong ito ay babaguhin ko ang pananalita ng mga tao at bibigyan ko sila ng dilang malinis upang silang lahat ay tumawag sa pangalan ng Panginoon at buong pagkakaisang maglingkod sa Kanya. Mula sa ibayo ng mga ilog ng Ethiopia, ang aking nangalat na bayan ay sasamba sa akin, magdadala ng kanilang handog. Sa araw na yaon ay hindi kayo mapapahiya sa ginawa ninyong paghihimagsik sa akin, sapagkat aalisin ko ang mapagmataas at hindi na kayo maghihimagsik sa aking banal na bundok. At ang iiwan ko roon ay mga taong mapagpakumbaba, nalalapit sa akin upang pasaklolo. Ang natira sa Israel ay hindi nagagawa ng kasamaan at hindi magsisinungaling ni mandaraya man. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag at wala silang katatakutan. Ang salita ng Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin sa pasasalamat di ako titigil, aking pupurihin Kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, iniligtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Mga lingkod niya'y Kanyang ililigtas, sa napakukupkop siyang mag-iingat. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki." Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon." "Ayoko po," tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi, "Opo," tugon ito, ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? "Ang nakatatanda po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae na uuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Martes po sa ating lahat. Ngayon po, tayo ay nasa ikatlong linggo na sa panahon ng Advento. Mga minamahal na kapatid, may kasabihan po ang sabi, "Action speaks louder than words." Maganda po yung kasabihan nito kasi totoo naman, minsan tayo naging mas effective o pag nais mo i-convince yung isang tao, pakita mo, huwag lang sa iyong salita, kung hindi sana at mas importante sa iyong gawa. Ang taong mas maraming ginagawa ay mas hinahangaan kaysa isang taong mas magaling lang magsalita. Sabi nga, magaling lang mambola. Kailangan yung iyong gawa ay makita. May mga tao naman, sabi nila, kailangan ako tahimik lang. Pero gagawa at gagawa ako
ng mabuti kahit na ayaw mong salita. Alam niyo po, totoo naman, action speaks louder than words. Yun nga lang, minsan, kung yung titingnan, delikado rin po ito. Halimbawa na lang, sa ating mga Katoliko, you can never say, basta ako, gagawa na lang ako, ayoko magpray, kasi hanggang salita lang naman yan. Ako ay gawa lang ng gawa. Alam po ninyo, minsan, yung ating mga salita, ito rin po ay merong matingkad na epekto. Ilang tao na ba ang umiyak dahil lang nasabihan ng hindi maganda? Ilang tao na ba ang nalungkot at ayaw nang gumawa at lumayo na sa kanyang mga kaibigan kasi nakarinig ng hindi maganda? Ilang tao na ba ang nag-away dahil lamang po sa hindi magandang salitang nabitiwan? Words can also wound. Hindi lang po ang mga matalas na bagay, gaya po ng kutsilyo o ng sibat o ng itak ang kayang manakit. Mismo po ang ating mga salita. Ito po ay mayroong bigat. Pero po mga minamahal na kapatid, ngayong araw pong ito, hindi po natin ipinaglalaban kung ano bang mas mabigat, salita o gawa. We're not saying which is better, words or actions. Rather, today, we are being reminded sa Ebanghelyo pong ating narinig kung saan meron pong dalawang anak ang sinabihan ng kanyang tatay na gumupunta sa kanyang ubasan. Ang sabi ng isa, opo, pero hindi naman sumunod. Yung kabila naman sabi, ayaw ko po, pero siya yung talagang sumunod sa kalooban ng ama. Ahangad po para sa atin, we have to be, sabi nga, a person of integrity. Yung iyong salita ay yung ginagawa. At yung gawa, kahit naman paano, kailangan merong kasamang salita. Nang sa gayon, huwag ma-misinterpret yung iyong ginagawa. Kaya nga po, ang Panginoon hindi ba ang tawag sa kanya ang salitang nagkatawang tao? Yung kanyang sinabi, yun mismo yung kanyang ginagawa. At ang Panginoon, pag siya'y gumagawa ng himala, bago siya gumawa ng himala, siya muna ay nag-i-explain. Nang sa gayon, mas maunawaan ng mga tao ano ba yung kahalagahan ng kanyang mga ginagawa. Bakit niya kailangang magpatawad? Bakit niya kailangang tumulong? Bakit niya kailangang magpagaling? At itong lahat ay kanyang pinaliwanag sa kanyang salita upang malaman ng lahat ang kanyang ama ay mabuti at nagmamahal. Through words, our actions come to have more meaning. Mga minamahal na kapatid, ito po ang challenge o hamon ngayong araw sa ating mga Kristiyano, ating mga Katoliko. Atin pong tingnan, yun pong ating integrity. Sana, huwag lang po puro magandang salita. Importante na ito po ay mayroong kasamang paggawa. At kayo din naman, huwag lang sana puro paggawa. Sana ito rin po ay ating maipaliwanag sa iba. Nang sa gayon, magkaroon po ng kabuluhan kung ano man po ang ating mga mabuting ginagawa. Tandaan po natin, hindi lang po ang ating mga gawa ang may epekto o may bunga. Ang ating mga salita, mayroon din pong mga bunga. Either ito po ay masama o mabuti. Kaya nga po ang hamon sa atin sana, yung ating mga salita, yung ating mga gawa, ito ay magkasama sa paggawa ng tama at mabuti. Isang pinagpalang Martes po sa ating lahat. Some loving nights, but I wish they were mine.